ang daming problema na kahihirap harapin, pero bawat isa ay may solusyon. Lahat tayo ay may pagsubok sa buhay. Nakadepende lang sa'yo kung susuko ka. Bahay? Okay lang yan. Okay lang na masira at mawala. Basta't wag lang masira at mawala ang relasyon ng pamilya. Dahil walang bahay kung walang pamilya. Huwag sumuko at huwag mawala ng pag-asa. Kaya araw-araw na tayo ay bumangon para lumaban sa buhay. So ngayon mga kalap, final na to. Gibain namin ang aming balay. Tingnan nyo mga bahay dito sa kapitbahay namin. Sira na. O, linis na yan. O. Ang natira yan, mga kahoy na lang para ilipat na nila doon sa kabila. So ang amin na lang dito at yung sa aking ate. At ito pala yung bahay ng ate ko. Sira na din, wasak na. Yung kusina pala, doon na sila nagluluto. At ang aming kusina, sira na din. O, tingnan nyo mga kalab. Sobrang dumi na dito yung kusina namin. Kalab, ito na po yung bahay sa kuya ni Francis, si Kuya Sandy. So ayan, gibang-giba na po siya. And then pasensya kung hindi namin ipakita sa inyo. Ayan mga kalab, tingnan niyo po yung bahay ng kuya ni Francis. Ayan, so tira-tira na po. Yan po yung pinakita namin sa inyo nung unang pag-vlog namin na buong-buo pa siya, yung nakasemento siya. So ngayon, ito na po yung itsura. Ito po yung lumang bahay nila na giniba. And then, ayun po yung bagong bahay nila, yung green. Ayan. So, napakita din namin yan sa vlog, yung ano, yung may tindahan. Ayan. So, ayan, kinuha na po nila yung bubong para matapos na agad yung pagkuha ng mga bubong. Ito yung pensa ni Ate Geraldine. So, ang ginawa nila, sinakay nila yung mga kahoy sa bangka tapos inilipat doon kasi doon natitira si Ate Geraldine. Yung mama ni Giselle. So, ito po yung bahay nila. Hey, mga kalab. Wala na kami titiran pa. So ayan, ito naman ay ang bahay din ng kapatid ni Francis na si Kuya PG. Ayan, ginadahan-dahan na niyang pag-giba yung kanilang bahay. Meron na din silang malilipatan ng bahay. Ayan. Actually, silang tatlo, mama ni Francis, yung magkakapatid sila is, ano lang sila, dito sila tumira sa Bandol, is magkapit-bahay lang sila. Pero ngayon, naginiba na, tapos may kanya-kanya na silang tirahan, ganun. Pero nakakalungkot lang, diba? Kasi masaya kasi yung pamilya kapag ano lang, magkapit-bahay lang, diba? Kasi kung ano yung wala, tutulungan, ganun. So, yun lang yung nakakasad. Hindi na sila magkapit-bahay. Ayan yung kuya ni Francis. So, yan po yung bahay nila Francis. At ito naman yung sa kanilang kapit-bahay. Ayan. So, kinukuha na nila yung mga natitirang mga gamit nila. Tapos ito naman nila Francis is kakagiba lang. Kasi diba, siya agad natapos kasi nasa fish pan kami. So ayan, tapos na pala yung isang bubong namin sa taas. So ang natira sa kanan na sad. Thank you.
So, ayan mga kalab, ngayon na hindi pa natapos sila Francis na kunin yung bubong. So, yung sa kabila is natapos na siya. Pero yes, yung sa kabila is hindi pa. Sa gitna pa naman. So, ngayon magre-relax muna sila at mag-snap. Yes, mag-snap sa muna kami. So, mga kalab, relax kami kay ngayon dito snack naman. Yung snack sa tao, mga kalab. So, namin din rin yung snack ni. Yan kami ng plywood sa aming kapitbahay dahil gagawin namin itong notice passing kasi ang wala kaming ibang gawin kundi magawa ng notice passing. So gagawa kami ng notice passing ko. Ito, hihingiin namin sa kapitbahay. Salamat kay Auntie Abing at kay Uncle Berto kasi binigyan kami ng plywood. Ayan. Dako, magod ka na, be. Ayan. Ito yung pader namin, giniba na namin. So ang nasira ito na lang. Ito po yung itsura ng kwarto nila Francis. Ayan. So ito yung susunod na gigibain. Ayan. So ayan mga kalab, pasensya dahil wala akong ginawa. Hindi ako nakatulong. Dahil ako po yung nagvi-video, pasensya mga kalab ha. Ako dito mga kalab is nagvi-video lang. So wala akong naitulong. Pero at least, nakapag-vlog ako ng maayos, diba? Naipakita ko sa inyo na ito yung ginagawa nila. Yan! Sugatan yung baby ko mga kalab. Ayan, nagdurugo po yung kanyang kamay. Dahan-dahan, babe. Ayan. Ano yung kamay niya mga kalab? Nasugatan. Loka, ginuok ko. Baby kapaksi, makianak din. Loka, oh my God. So ayan, okay na po yung sugat ni Francis. Naagapan na po ng alcohol. Ayan. Kasi wala kasi kaming ibang gamot dito. So mamaya ko na siya papainumin. Oh, 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 oh
isipin mga kalab, meron kang pira, pero wala kang titirahan. Yes. Malungkot. Siyempre, ilungkot ka. Siyempre, yes, diba? Malungkot sino ako. Bang, yes, sino bang tao na hindi malungkot kapag nawala yung kanilang bahay? Kasi maski ako mga kalab, nalulungkot din ako kasi meron kaming mga memories sa family ni Francis. Like mga handaan, kahit mga simpleng handaan. Ito rin siya, okay na. Yes, tapos dito ako tumira sa bahay nila Francis noon. Tapos dito din kami nagkakilala sa family ni Francis ng lubusan talaga. Mamimiss ko itong lugar na to kasi ang dami ding mga tao dito na nakakilala na din sa akin. Tapos yung mga kapitbahay nila ngayon is hindi na sila kapitbahay. So, kanya-kanya na silang tinitirahan. At sobrang saya sana namin kasi September ngayon. Isa sana namin dito, pero hindi natuloy. Hindi natuloy. Pero okay lang. At least kasama ko yung family at yes, kasama ko yung baby ko. Ngayon mga kalab, dahil hapon na, so bukas na lang ito ipagpapatuloy nila Francis. So ngayon is uuwi kami ngayon sa fish pan. And then ayan, so medyo mainit. So whole day talaga nagtrabaho sila Francis. So pasensya kung madaming mga keme-kemero. Ayan, so pasensya talaga. So ayan mga kalab, uuwi na kami sa fish pan. And then kami lang tatlo kasi bukas is babalik kami para i-continue yung pagtira ng bahay nila Francis. So ako, mag-video pa rin ako para naman makita nyo. So ayan mga kalab, uuwi na kami sa aming fish pan. At sana nagustuhan nyo po yung part 2 namin sa pag-giba ng bahay nila Francis. And I hope na manood pa rin kayo sa susunod na vlog namin. I-update namin kayo hanggang matapos po yung hanggang magkaroon po ng bahay sila Francis. So ayan mga kalab, nakadating na kami dito sa aming fish pan. And then syempre, malapit na pong masira lahat yung bahay nila Francis. Yes. And then sa pagsira ho ng bahay nila Francis, is syempre may dalang kapuutan ng puso, kalungkutan. Yes. And then syempre mga kalab, wala akong nagawa kundi pagvo-vlog lang po yung maihandog ko sa inyo. Hindi so, naman yan trabaho ni Yuli ang gumagawa ng bahay, sisira ng bahay ng mama ko, hindi yes, naman niya gagawa. Ayun. Pero ako, nagva-vlog ako, nagvi-video. So sana, ma-appreciate nyo din po yung pagva-vlog o yes, pagvi-video kasi ginandaan ko din. Bago kami ialis, isa-shoutout natin yung ating kalab fans na si Asuncion Basig Family from Mulawi, Zamboanga del Sur, Teddy Boy Virtudes from Quezon City, Ailami from Paranaque, Manila, Jezavel Cacho from San Agustin, Surigao del Sur, Grace Liso Ating from Iloilo, Ramel Carolasan from Cebu City, Chelsea Abrasia from Pangasinan, Misias Phone and Travel Vlog from Cagayan de Oro, Adzar Adok from Zamboanga del Sur, Reynold Chris Kabagi from Mandaluyong City, and Lumungsod Josa and Family from Lapu-Lapu City. Ayan. So sa gusto pong magpa-shoutout, so please like and share our videos and please subscribe. Okay, sa aming YouTube. Yes, don't forget to comment your complete name, address, and use the hashtag of Franoli. So ayun mga kalab, I hope nagustuhan nyo po yung vlog namin ngayon. And then syempre, gusto lang din namin i-share yung pagsira ng bahay nila Francis. Yes. Pasensyahan na ninyo mga kalab, yes, medyo malungkot kami. Sana mga kalab, abangan nyo pa din yung pagsira sa bahay nila Francis hanggang matapos at hanggang bumukod po ng bahay mama natin. Mama nila mama nila namin. Ayan, mama nila Francis. Mama natin, ikaw yes, mama natin. Mama namin. Ayan. So ayan mga kalab, and don't forget to subscribe our YouTube channel. So that's all for today's vlog. At kami ang Franoli Love Team na nagsasabing dapat love lang. Bye mga kalab. Bye bye.